Naalimpungatan ako na may mabigat na bagay na nakapatong sa binti at tiyan ko. Pupungas-pungas ako nagkusot ng mga mata at nilinga ang paligid. Gray wall, glass window, elegant figurines, salaset. Napakunot noo ako. Kailan pa naging gray ang kwarto ko? Kailan pa ako nagkaroon ng window glass sa sobrang laki? Kailan ako nagkaroon sa kwarto ng mga mamahaling gamit? At higit sa lahat, saan galing ang salaset na to? Weird! Kinusot-kusot ko ang maganda kong mga mata, then naghikab ako. Muli kong pinikit yung mga mata ko na may gumalaw sa bandang gilid ko. Wapa kayang peg ko? Ano naman kung may gumalaw? Duh! Wala naman akong kasama sa apartment ko kahit sino naman ang gagalaw di... Bigla, napadilat ako. Para may gagalaw, ay mag-isa lang naman ako sa kwartong to. Doon ang laki ang mata ko na may mapansing nakadagan sa aking lalaki. Shemay! Gumalaw to kasabay ng paghigpit ng yapo sa akin. Dahilan para mapatili ako at masipa siya na naging dahilan ng paglagabog niya sa sahig. Narinig ko pang pagmumura nito. Damn woman! What the... Wika pa niya at nang silipin ko siya ay napatunga nga pa ako. Teka, anong ginagawa? Then biglang nagsinkin sa akin ang lahat. Shitness! Kasal na nga pala kami at nasa bahay na niya ako. Apologetic na nganitian ko siya na ngayon mataman nang nakatingin sa akin gamit ang kanyang killer eyes. Good morning. Then I smiled widely. Tumayo siya, hawak ang balakang at matalim pa rin ang mga matang nakatitig sa akin. Ano maganda sa morning? Kung first thing na mararamdaman mo, sakit sa balakang ha? Ano bang pumasok dyan sa isip mo at sinipa mo ko? Aboridong tanong nito. Napa-face palm ako at nag-beautiful eyes. Kasi... Nagulat ako nung makita kong katabi kita, kaya kita nasipa. Promise, hindi ko yun sadya. Magugulatan kasi talaga ako eh. Wika ako, tinaas pang kanang kamay na animo na nanunumpa. He sighed and shook his head. What a morning. Bulong ito at umalis sa harapan ko nang hawak-hawak ang balakang. Ako naman naiwang na guilty. Eh kasi naman, di ko naman talaga sinasadya. Tumayo na rin ako at sinundan siya sa loob ng CR. Alex, sorry na ka... Napahinto ako at nanlaki ang mga mata ko. God, bakit siya nakahubad? At bakit ang... Damn it, woman. Eyes up. Pero napako na doon ang tingin ko. Labas! Sigaw niya pero hindi rin ako natinag. Nanlalaki pa rin ang mga mata kong nakatutok noon. Ang laki! Damn it, Nancy. Get the hell out of here. Napapitlag ako sa lakas ng boses niya at agad niyang tinakpan iyon. Namumura naman ng mga pisngeng kumaripas ako ng takbo palabas ng CR. My oh so beautiful virgin eyes. Nakakita ng malaki at mahabang... I close my eyes tightly. Ramdam kong mas uminit yung pisngi ko. Sinampal-sampal ko yung mga pisngi ko. God, Nancy, get a grip. What are you doing? Malamig na wika niya. Muli para ako na pa ako sa kinitatayuan. God, paano ko haharap sa kanya? Nakakahiya. Paano ko ngayon sasalubungin yung mga titig niya gayong hindi matanggal sa isip kong nakita ko kanina? I am asking you, woman. Palapit ng palapit ang boses niya. Nataranta ako. No, he cannot come near me. Di pa ako nakaka-move on. Hey! At pinihit ako paharap. Sorry na, okay? Hindi ko sinasadya. Biglay wika ako na hindi nakatingin sa kanya. Ramdam kong mapula pa rin yung mga pisngi ko. Nakita kong napakunot yung noon ito. Ang alin ba? Litong wika pa nito. Doon napatayin ako sa baba niya na natatakpan lang ng tuwalya. Nakaumbok, ang laki. Wala sa loob ng wika ko at napatingin sa kanya. Nakita ko naman halos malaglag na yung panga niya. Namumula din yung magkabilang tenga niya. What the hell, woman? Bulong niya at parang doon lang nagsinkin sa akin na nasabi ko. Nalaki yung mga mata ko at napamura. Humakbang ako palayo sa hindi pa rin makapaniwalang si Alex at kumaripas ang takbo. Nakakaya ka talaga, Nancy. Mataman ko siyang tinitigan. Kanina pa mapula ang mukha niya at di siya makatingin diretso sa akin. Sumili ang isang ngiti sa mga labi ko. I never felt like this before. Nakakaaliw. Oo, inaamin kong maging ako'y nahiya sa lumabas sa bibig niya kanina. Who wouldn't, right? Kanina pa nga ba mukhang sa isip lang niya dapat sabihin yon. But well, I am flattered. At ano nga ba ikakahiya ko sa kanya? I have a nice body that every woman wants. At saka, ano dun bang kakahiya niya kung nakita niyang pare ko? Eh mag-asawa naman na kami. Hey! Agaw ko sa lumilipad na yata ang utak niya. Nakita ko napakorup siya at napatingin sa akin. Nagsalubong ang mga mata namin at muli kong nakita ang biglaang pamamula ng mukha niya. Nag-iwas siya ng tingin. Nangingiting napailing naman ako.
Come on, woman. Look at me. Nasaan ang mapangasar kong asawa, ha? Nangaasar kong wika sa kanya. Pero nanatiling nasa ibang panig ng bahay ang paningin niya. Natawa ako na mahina. Now I know kung paano ka na mapapatahimik. Napakadali lang pala. Tumatawa ang wika ko. Nakita ko kung paanong tumalim ang mga mata niya at tinignan ako ng masama. Ikaw manahimik at baka hindi kita matansya. Ines na wika nito na mas tarong nagpatawa sa akin. Nagdadabog na tumayo ito at nagmarch ang aalis ng mabilis. Kung tumayo ako at hinigit siya sa mga braso. Umupo ako at pinaupo siya sa kandungan ko. Nakita kong mas namula siya at nagpumiglas pero hindi ko siya pinakawalan. Ano ba? Nabubisit na ako sa iyo ah. Wika nito pero hindi sa akin nakatingin. Look at me. Nakangising wika ko pero hindi siya tuminag. Come on woman, look at me. Pangulit ko pa. Umiling ito. Ayoko, manahimik ka. Namumulang wika niya. I let out a small laugh. She looked at me and gave me a death glare. Ano nakakatawa? Pikon na wika nito. I shook my head while smiling. Namumula ka? Naalala mo pa rin ba yung nakaumbok? Yung malaki? Then I laughed so hard at pastalo pa siyang namula. Kasabay ng paghampas sa akin. Buisit? Walang iya ka talaga, Montenegro. Ang manyak mo, malibog. Tininito at sinangga ko lang yung kamay nito sa nanghahampas at sumabsob sa leeg niya habang tumatawa. Tangina mo, Montenegro, lumayo ka nga. Inis na wika nito pero tinawanan ko lamang. Ano ba? Isa! I caught her words by kissing her, quickly. Naniga siya at napatulala. I smirked at her. Then muli sinubsob ko yung mukha ko sa leeg niya, tinalik-halikan. At bagyang kanagat yung leeg at punong tenga niya na nakapagpasinghap sa kanya. Then tumaas yung labi ko at tinungo yung punong tenga niya. Then a sexy smirk escaped from my lips. By the way, wife, you described it. May kulang pa. Naaaliw na wika ko. Napalayo naman siya sa akin at tinitigan ako na nagtataka. Ha? Huh? Takang tanong niya. I grinned at her. It's not just maumbok at malaki. It's also mahaba at mataba. Natatawang wika ko at halos nagpakulay kamatis na sa magandang mukha niya. Sinabunutan niya ako at... Bastos ka talaga, Montenegro? Tili niya na nagpahalakak sa akin na sobra at sabay subsob sa leeg niya. Damn it, Blight Blake Alexander. What is happening to you, ha? Huh? Bakit ang bastos mo? I said to myself, smiling. Mas nagsumiksik ako sa leeg niya. I rolled my eyes on him, then I placed my card in front of the table kung saan kami naglalaro. He looked at me amused, then he smirked. Really, wife, it's already okay with you? Don't you want to get another card? You know, for more chances of winning. Nalangising wika niya sa akin. I just raised an eyebrow on her. Naglalaro kami ng Lucky 9. Yes, Lucky 9. Yun lang kasi ang alam ko at niyang laruin sa baraha. Oh, by the way, ayun nga. Binawa ko na yung card ko kasi 7 naman na yung result. Nakakatakot na kasing kumuha ulit at baka mas bumaba pa at matalo pa ako. Duh, ayoko nga. Ayoko mahalikan ng buisit na bastos na manyak na lalaking to, no? Yes, you read it right. Pag siya ang nanalo ang premyo, quick kiss sa pisngi. At pag naman ako, smirked. Sampal. Ayoko na. Mahirap sumugal, no? Baka mamaya matalo pa ako. Wika ko and I saw him shook his head. You know, wife, sometimes you need to take the risk. Napakunot noo ako sa sinabi niya. Aba't dumadaldal ng loko ah. Hindi lahat dapat sinusubukan. Example sa love, ikaw ba isusugal mo pa rin yung sarili mong puso kung umpisa pa lang alam mo nang talo ka? Nakataas kilay pa ang tanong ko. He looked at me straight on the eye. Yes. Napakunot noo ako. Yes? He nodded. And why yes? Umayos siya ng upo. Susugal ako kasi hindi naman ako nagmahal para mahalin pabalik. Kaswal na sagot niya. I got confused. Ha? Eh di ba kaya nga tayo nagmamahal kasi gusto natin mahalin din tayo pabalik? Naguguluhang tanong ko. Eh kasi di ba ganoon naman dapat? He shrugged his shoulder. Maybe. May kanya-kanya naman tayong rason, paniniwala at opinyon pagdating doon. Bale walang sagot nito. His gray eyes met mine. At sa di malamang dahilan, my heart beats faster than the usual. Well, I do believe in love. Kasi nakikita ko yun sa parents ko. Every time I look at them, I saw how happy they are. I saw how my mom smiled when he saw my dad got home from work. And when my mom smiled, I always saw how my dad's eyes sparkled with joy. Alam mo yun? When you looked at them, the only thing you were going to feel is love, happiness, and contentment.
Kwento niya habang nakangiti. I smiled at him too. Pero di ko maiwasang di mainggit kasi wala naman akong kinalakhang totoong pamilya. Yes, I was adopted. Pero malaki na ko nang may umampon sa akin. Kaya hindi ko rin maramdaman yung ganong uri ng pakiramdam. And for myself, I suddenly looked at him. I believed in such things when it comes to love. Naniniwala ako na lahat ng tao deserving magmahal. Naniniwala rin ako na may mga taong hindi deserve mahalin at ng mga taong nagmamahal sa kanila. Pinaglalaroan niya yung hawak niyang mga cards. Kasi naman, mali na yung masyadong magmahal. Yung wala ka ng tinitira para sa sarili mo. Hindi na tama yun. Hindi na pagmamahal ang tawag doon. Then, tiningnan niya ako. You know what it is called? Napaisip ako. Tanga? Di siguradong sagot ko na nakapagpatawa sa kanya ng mahina. Hindi. It is called selfless. Yun yung pinabayaan mo na yung sarili mo at tinayo mo na yung pagkatao mo sa salitang maging masaya. It's like piniikot mo yung mundo mo sa isang taong paiikutin ka lang din pala. It is a bad habit to keep. Kasi kahit kailan hindi tayo sasaya sa taong kahit minsan, hindi tayo tinrato ng tama. Napaangat ang sulok ng mga labi ko. Si Alexander ba talaga ang kausap ko? Kasi sa pagkakaalam ko, Alexander is a serious type of person. Tahimik, hindi ngumingiti. Mas lalong hindi madalas tumawa. He just talked a lot when it comes to business lang. Kaya nagtataka ako kung ba't pinagtsatsagaan niyang sagutin ang mga tanong ko. Paano kapag dumating ka sa point na nagmahal ka ng taong di ka kayang mahalin pabalik? Ask out of nowhere. Napataas ang sulok ng mga labi niya at sumambanta sa sofa at tinitin ako. Magmamahal pa rin ako. Kasi hindi naman ako nagmahal para hilingin na mahalin din ako pabalik. You know, wife, may mga bagay na madaling sang-ayunan pero mahirap panindigan. Madaling umalis pero mahirap manatili. May mga bagay na madaling iwan pero mahirap nang balikan. May mga daang hihilahin tayo para umabante at may mga daang hihilahin tayo paatras. May mga desisyong tama pero nagagawa sa maling panahon kaya nasisira at may mga maling desisyon na nagagawa sa tamang oras kaya nagiging tama. May ups, may down. It's just a life cycle. Love is like a cycle. Magmamahal ka, masasaktan ka. Because that's life. Di naman kasi pwedeng pagmahal natin, pilitin din natin silang mahalin tayo, di ba? It would be unfair kasi kahit kailan, wala namang nagmahal ang taong tama na nasa tamang panahon. Minsan kung kailan akala natin nasa mali tayo, yun pa yung nagiging tama. Alam mo kung bakit? I shook my head. Kasi naghintay tayo. Kasi natanggap natin na hindi pa panahon. At kasi natanggap natin na kung maghihintay pala tayo, darating at darating ang tamang tao para mahalin tayo sa paraang pangarap nating mahalin tayo. Then he gave me a small smile. Di naman na ako nakakibo. Nakakabalib siya. Di ko akalaing may ganun pala siyang pananaw. Kala ko pa naman puro kabasusan at kamanyakan lang laman ang isip niya. Ikaw, napatitig ako sa kanya. Paano pag nagmahal ka ng taong may mahal ng iba, what will you do? Seryosong tanong niya. Nagkibit balikat ako. I will let him go. Mapakunot ang noon niya. Kasi minsan, kakapilit natin ang sarili natin sa iba, dun pa tayo mas nasisira at nasasaktan. It's better to let go, lalo na kung alam mong ang magpapasaya sa kanya, iba. Kasi ang hirap nang ipaglaban ng taong di tayo kaya mahalin, di ba? What if pagsiksikan mo ba yung sarili mo, kahit nagmumukha ka ng tanga? So, before, better to let him go. Lumayas na lang siya. Total, dun naman kayo mga lalaki magaling eh. Magaling kayo magpa-fall pero ang dali lang para sa inyong mang-iwan. Then I rolled my eyes on him. He just shook his head. Ayaw mo na talagang bumunot? Tukoy niya sa cards. Umiling ako. Then binaba na niya yung sa kanya at smirked. I pouted. Lumapit na siya sa akin kaya ipiniling ko na yung pisngi kong hahalikan niya. Lumapit na yung mukha niya. Pero ganoon na lamang ang gulat ko nang bigla niyang iniharap yung mukha ko sa mukha niya at tinitigan ako sa mga mata. Huwag mong lahatin lahat ng lalaki, wife. Kasi nasisiguro ko sa'yo magmamahal ka ng lalaking, mamahalin ka rin pabalik. Napaawang ang labi ko para sana sumagot, nang biglay lumapat ang labi niya sa akin. Damn Montenegro, dumadamoves na naman. Have a seat, sir. Magalang na wika ko kay Mr. Tolentino na agad naman naupo. Ngayon nakarap siya sa amin, ni Nancy. Napansin kong di mapakali sa upuan. Nilapit ko pa ng konti ang upuan ko sa kanya at tinawakan ng kamay niyang nasa table. Pansin ko ang pagkagulat niya pero hinayaan niya lang ako at ngumiti ng tipid. You are cold. Are you not feeling well? I asked her worriedly. She looked at me and shook her head. No, I'm just a little bit nervous. She whispered that made me smile.
Pinisil niya yung kamay nitong hawak niya at tinalikan. Nakita kong pagbaha ng gulat sa maganda niyang mukha. "Don't be. It's just a meeting, sweetheart. Besides, I'm here with you," I told her and winked at her. I saw her roll her eyes on me while she's blushing. Napatawa ko na mahina. Ayoko makaistorbo, lovebirds, pero ipapaalala ko lang na may matanda kayong kasama. Napalingon ako kay Mr. Tolentino na may magandang ngiti. Natawa naman ako ng mahina at muling tinignan ang asawa kong mas namula pa yata. "Right. Sorry, sir. I just can't help it when it comes to my wife." Nakangiting wika ko. Di ko alam kung ano nangyayari, basta ang alam ko lang, marami nagbabago sa akin. Sa ugali, sa emosyon, halos sa lahat na. Di ko alam kung paano nangyari, basta nagising na lang ako na ang saya-saya ko. Na para bang laging gusto kong gumising na maaga para sa isang dahilan na alam kong kukumpleto ng araw ko. Na yun ang asawa ko. I know that it's just a deal that will only last for a year, pero tsaka ko naiisipin yun. Tsaka ko naiisipin yung mga consequences ng mga ginagawa ko. Ako nang bahala sa lahat. I smiled. Niminsan di ko naramdaman sa kahit na sinong babae nagdaan sa buhay ko ang naramdaman ko para kay Nancy. I don't know what's in her at gustong-gustong palagi siya nakikita, nakakasama at naasar. I shook my head. Nababaliw na yata talaga ako. "So how is life being married?" Mr. Tolentino asked. I suddenly looked at him at may napansin ako, his eyes. "Okay naman po, medyo nag-a-adjust pa po lalo na po ako. Matigas kasi ang ulo ng lalaking to eh." I blinked twice. Then, niringan ko ang asawa kong may nakapaskil lang isa sa mga labi. Narinig ko naman ang pagtawa ni Mr. Tolentino. "Oh, I like this woman, iho," he suddenly said. Biglay hinigit ko ang asawa ko sa bewang na kinanlaki ng mga mata niya. I smirked at her. Then, tiringnan ko si Mr. Tolentino na nakangisi. "Sorry, sir, she is already taken and most importantly, I don't share what's mine." Wika ko na dininan ang huling salita. Mas natawa ang matanda at tumaas ang gilid ng labi. "Possessive, ha? Huh? As far as I know, you're not the kind of man who is possessive when it comes to a woman, right? Except for your mom and Eleanor." Then he gave me a smile. "Ano nangyari sa Alexander na kilala ko noon, ha?" Nakangiting dagdag nito na nakapagpangiti rin sa akin. "Ano nga bang nangyari? Kahit sa sarili ko, hindi ko maipaliwanag." I shrugged my shoulder then, nilingon kong asawa ko ngayon nakatingin din sa akin, gamit ang mga matang nakakapanghina at nakakapagpakabog ng malakas sa dibdib ko. Nanatili ang titig ko sa kanya. "I seriously don't know, sir. It's just that when I met her, I don't want to let go of her. Di ko alam kung bakit pero gusto ko mag-apply siya bilang sekretarya ko. Doon pa lang gusto ko akin na siya. Gusto ko maging akin siya. Gusto ko pakasalan ko na siya kaagad." Wika ko habang nakatitig pa rin sa kanya. Nakita ko namang napatang ang asawa ko at namula. Di ko alam kung ano meron siya na wala sa mga babaeng na unang dumaan sa buhay ko. Bakit pagdating sa kanya, lumalabas yung Alexander na hindi kilala ng iba? Na ultimo ako mismo sa sarili ko, hindi alam na nag-e-exist. I don't know what's in this woman in front of me. At unti-unti niya akong binabaliw at sa kasabay ng pagkakataon, nagiging rason para maging ganito ako kasaya. Then I saw kung paano lumamlam ang mga mata niya. I kissed her forehead for a minute at muling nalingon si Mr. Tolentino. "I really don't know, sir. Mas lang alam ko lang masaya ako at akin siya. Masaya ako sa pagbabago ng Alexander na nasa harapan ninyo ngayon. Masaya ako dahil pagigising ko, mukha niya nakikita ko. Basta ang alam ko siyang dahilan kung ba't ako umiiwing masaya. Natutulog na masaya at nakakiting babangon sa umaga." Mahabang litanya ko na hindi ko alam kung saan ang galing. Basta yon ang nararamdaman ko. Walang halong biro, purong totoo.